guys! Hello, hello, hello sa aking sulok ng mundo ngayon, aking mga kaibigan, magandang araw, magandang gabi, o magandang umaga sa aking sulok ng mundo, naway na sa maayos kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Bago ang lahat, please subscribe my friend Rosemary Timeline. She's my friend Rosemary Timeline, ang kanyang channel. Please subscribe, magaling po yung magluto. And I am MGMG45 at your service. I prefer 5 tips para po sa aking video na pinamagatang New YouTubers ngayong 2020, kaya pa ba nating humabol? New YouTubers ngayong 2020, kaya pa ba nating humabol? Let us start our video and enjoy! Number 1, absolutely, kaya po nating humabol kahit na tayo'y baguhan. Unang-una, tayong director, videographer, scriptwriter, editor at director sa bawat video ng ating ginagawa. Ang kailangan lamang natin, ito ay isang maayos at makuhaan ng magandang impormasyon ng bawat manunod na masisiyahan sila. Yun ang bawat dapat ang ating ibigay sa ating mga viewers para... Number 2! Time management. Kailangan bigyan po natin ng oras ang ating ginagawa dito sa YouTube. Bilang isang vloggers, kailangan natin ng consistency na video upang tayo ay masundan ng ating mga viewers. Dahil kung hindi, sila ay mawawala. Kaya tayo ay mawawala din. Hindi tayo makakahabol sa mga sikat dyan na vlogger. Consistency is the best policy. Number 3. Avoid cheating. Huwag po natin gayahin ang ating mga idols o talagang mataas na ng mga vlogger sa kanilang mga ginagawa, kasi bawat isa sa atin ay mayroon style. Pari po naman natin silang gawin o gayahin, pero kailangan i-level up po natin sila. I-level up po natin. Dahil kung hanggang dito lang tayo, magiging lost ang ating video. Di po ba? Avoid cheating? The same concept? The same acting? The same words? No. Please, kung kaya mong gumaya, dapat i-level up po natin siya. Kasi yung mga vloggers na may pangalan na, mahirap na po natin silang habulin dahil sila ay tumatak na sa bawat manunood. Kaya dapat meron tayong originality at uniqueness sa ating mga video. Ika nga, unique is tatatak ikaw sa iyong manunood. Number 4, our thumbnail. Kailangan yung thumbnail natin, the title of our video supposed to be relevant in what we are showing on the video, right? Kailangan relevant po siya. At dapat yung thumbnail natin ay very related sa mga popular thumbnail from the others YouTuber na sikat na, para madali po natin, para madali po nilang mahanap ang ating video. Di po ba? Thumbnail? 5. Last but not the least, think positive. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Dahil baguhan pa lang tayo, it means to say, unti-unti pa lang umaangat ang ating video, ang ating pangalan, unti-unting nakikilala. Huwag po tayong panghinaan ng loob na hindi kumikita ang ating video. Hanggat may tao, may nanonood, dahil bilog ang mundo. Ang mundo, ang buhay natin ay patuloy na gumugulo. Minsan, o ngayon tayo ay nasa ibaba. Malay mo, pagising mo isang araw ay nasa itaas ka na, makikilala. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, laban lang aking kaibigan. Papatuloy natin ang ating nasimulan upang tayo ay gumunghawa sa buhay. Nawa'y may natutunan kayo sa video nito na nyo may i-apply sa mga bago nyong gagawin. Ako, wala akong ipangangat na diyo para sa akin, kasi pag makatulong ka sa kapwa, isa na yung biyaya para sa akin. Nawa'y nakatulong ako sa inyo. Abangan na lang po natin ang mga susunod upang video. Pag hindi pa po kayo nag-subscribe o nag-like dito sa video nito, please subscribe.